So, ayan mga lalabs, magsisigang tayo ngayon ng isda at saka ng hipon. Ayan, ang hipon. Ayan, and ang gulay natin ay sitaw. So, ayan, sitaw. Tapos, yan ang ricado natin. Ayan, nagtataka na naman kayo sa ricado ko. Bakit may bawang na naman? Ayan, kasi gigisa natin ng konti. Tulad nga ng palagi kong sinasabi sa inyo na ang isda dito ay medyo malansa. So, kailangan natin ng twist para hindi siya masyadong malansa. So, ayan. So, ayan mga lalabs. Pakinawa ko yung ayan. Magigisa ta. Lalagyan natin ng konting makita. Kunting-kunti lang. Ayan. Thanks. Ayan. Ganyan lang. Tapos, ang ating bawang. Malipot ba? So, yun naman. Isa lang natin ng konti para po sa ating pantanggal lansa. So, ito po yung technique ko para pag nagulang kami ng isda, nagsigang. Kasi parang ang pangit isigang ang isda dito sa Middle East. Parang hindi presko kasi eh. Ayan, ganyan lang. So, ayan, kunting ano lang. Kunti lang na gisa-gisa. Ayan ang sibuyas at saka ang gulay natin. Yun na, nakita nyo naman kung paano. And then, nilalagay na natin ang ating isda. Pamayan natin ng konting gita. Ayan po. Kunting-kunting gita lang. Bago natin siya lagyan ng tubig. So, ayan po ang ating hipon at saka ang ating isda. Kunti lang mga 2 minuto, 3 minuto, ganun. Nagigisa-gisa natin ng konti. Tapos, lalagyan na natin yan ng tubig. And, ayan na. Ganyan po ang aking pagsisigang ng isda dito sa Middle East. Sa mga hindi pa po nakakaalam, nandito pa ako sa Kuwait kung saan ang mga isda ay malansa. May nalalaman. Hindi naman as in lahat na malalansa, pero kakaiba lang talaga yung amoy niya. Hindi tulad ng sa atin na presko bagong huli, ganon. Or siguro hindi lang talaga ako nasanay sa hindi bagong huling isda, ganon yun. So, ayan. Then, pakukulaan natin. Lalagyan natin ng asin. Then, pakukulaan. Ayun.
Lalagyan po natin yun ng paminta ha, pampaano din yun. Pampalasa at saka yung amoy. Buong paminta or powder na paminta, depende na sa inyo kung ano yung meron po kayo. So ayan, hintayin lang natin konti na kumulo. So ayan ang ating paminta. Wala na yung ano, ibilog-bilog. Hindi ko alam kung nga saan na yung bilog-bilog namin. So, yan na ang ilalagay. Yan ang ating sinigang na isda at saka hipon. O, diba? Black pepper ma ko. Round. Ayan, sitas kaya di black pepper. So, hayaan na ang ating kumukulo siya. Takpan muna natin ng konti, hindi pa luto eh. So, ayan. So, tapos, hintayin natin ng mga 3 minuto or 5 minuto. Saka natin ilalagay ang ating gulay pag luto na siya. So, hayaan na. Luto na po yung ating isda. Nalagyan na natin ng asin, ng paminta. And ilalagay naman natin ngayon ang ating sitaw. Yung ating gulay po, ayan. Daming gulay. Hindi lang ang sabaw kasi hindi naman kami mahilig sa sabaw eh. Kesa ano. So, hayan na siya. Ilagay na nga lang natin lahat. Sayang. Naparami din kasi yung ano ko. Nilinisan ko kaya ano. So, ayan. Then, hintayin natin. Takpan muna natin. And, ayan na. Malapit na siyang maluto. Hindi pa siya luto, pero malapit na po. Tapos, pag naluto na ang ating sitaw, syempre, lalagay na natin yung ating pangsigang. Meron din kaming nabibili dito na pangsigang. Kaya lang, walang sulo sampalok. Kaya, yan ang ating pangsigang. Sampalok po, mixed gabi. Ayun. Sinigang na isda at hipon with sitaw. O dito. So, ayan, lutong-luto na po ang ating sitaw. Kaya ilalagay na natin ang ating ginisa mix. Ay, ginisa. Pangsigang. Ayan. So, ayan na yung ating pangsigang.
init. So, ayan na ang ating sinigang. Pwede na nating hanguin. Tapos na tayo. Thank you so much mga lalabs. And ingat-ingat po. Enjoy na lang sa ating ulam for today. Maraming maraming salamat. This is Ren Simple Life. Ang nagmamahal sa inyong lahat. At sana palagi nyo rin suportahan. Although alam ko naman na nandyan lang kayo palagi na sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat and God bless everyone. Love you all. So, ayan na ang ating sinigang. Tapos na tayo. And, durog na ang ating isda. So, ayan. And here. So, ayan na ang ating sinigang na isda at saka ang ating hipon.